Grabe po itong issue sa Pogo. Ah, ito yung isang sugal or sugal na ginawang legal dito sa Pilipinas na nagsimula po nung nakaraang administration under President, former President Rodrigo Duterte. Kasi kaya po talagang kailangan ipatigil na ito at kailangan din po ay talagang hanapin ang katotohanan. Napakaliit po ng kinita ng gobyerno rito. 50 billion ang nawala sa gobyerno. Ibig sabihin, hindi sila nagbabayad ng tamang buwis, pero nakapagtayo ng mga building, mga opisina at operation dito sa Pilipinas, especially sa Metro Manila at saka po Luzon, yung central hanggang northern Luzon. Okay? At iba pa. Doon po kasi sa investigasyon ng PAOC, Presidential Anti-Organized Crime Commission, na siyang inatasang mag-lead ng investigation at mag-raid sila, manghuli or magkaroon ng operasyon sa lahat ng establishment na itinayo diyan sa Tarlac, sa Pampanga at iba pang lugar. Nakita nga po ang maraming kaduda-dudang mga communication at saka po mga gamit pang militar na hindi malinaw kung ito ba'y may kaugnayan sa gambling lang o talagang pagiging espiya o nagmo-monitor sila ng galaw at programa ng ating gobyerno, lalo na ang ating intelligence community at military tungkol sa West Philippine Sea na inaagaw sa atin ng People's Republic of China. Diba? Kaya sana sa lalong madaling panahon ay makakita ng mas marami pang ebidensya magpapatunay na hindi negosyo ang pinasok nila at yung pagpasok sa Pilipinas. At mapatunayan na sila ay nag-espiya lang. Sila ay kumuha lang ng mga impormasyon para sirain ang ating imonitor ang galaw natin sa West Philippine Sea. Kasi kung maliit ang kinita ng gobyerno, tapos active pa at involved pa sa illegal activities, ay anong pakinabang nating mga Pilipino at ng Philippine government? Di wala. Parang lalo na po pagka lumalabas na Chinese alien or illegal na Pilipino, hindi totoong Pilipino. Katulad ng pinagdududahan na mukhang lumalabas na malabong ma-justify nitong si Mayor Alice Go na siyang sinuspindi ng 6 months at doon sa mga kasong ginagawa o investigasyong ginagawa at kasuhan ng PAOK at saka ng Anti-Money Laundering Council. Hindi lang yan. Posibleng marami pa. Pati mga local official na sangkot dito. Seryoso ang ating PAOK, Office of the President. Kaya nga, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Office of the President under Retired General Cruz. At maging si Defense Secretary Gilberto Doro naniniwala sa kakayanan ng PAOK at siya nag-iimbestiga. Coordinate sa PNP at NBI. At yun hong mga lugar na kontrolado ng Pogo, kontrolado ng Chinese National, dapat yan ay makumpiska. Especially yan dyan po sa Cavite at dito sa southern part ng Metro Manila, Parañaque, Las Piñas area na meron daw maraming operasyon ng Pogo. Okay? At kung saan-saan. Napakarami ng mga Chinese National or Chinese na walang sapat na dokumentong legal na pagbabasihang sila ay Pilipino na kaduda-duda ang galaw kung talaga bang sila ay turista o kapitalista or workers ng manggagawa ng Pogo. Yan po yung mabigat. Kasi magtataka tayo bakit sa napakaiksim panahon ay nakapagtayo sila ng mga building, nakapagtayo sila ng maraming business at nakontrol na halos compound bawat area ang kanilang nakontrol. Diyan sa Banban Tarlac, sa Porac, Pampanga, doon sa Cagayan, at saka dito sa Metro Manila. So di ba, labis nakakaduda yan. Kung perang galing sa malinis, hindi ganun kadaling mag-develop yung kanilang mga lugar at makapagtayo ng ganyang klase mga negosyo. Lalo na kung sila'y tamang nagbabayad ng buwis, kaduda-duda pa rin yun. Hindi kaya merong pera na galing sa China na nakapasok at ginagamit nila sa kalang operasyon na kunwari lay Pogo,
Pero nga yung pagiging espiya o pananakop na dito sa ating bansa, yan ang nakakatakot, yan ang delikado. Pagka humantong na sa pananakop ang kailang ginawa dito sa iba-ibang parte ng Luzon, especially ang Metro Manila, yan ang nakakabahala. Kaya ayaw ko nang i-discuss ang operational matter ng ating mga otoridad, especially ang intelligence community. Minomonitor po ang lahat ng yan. At malakas yung recommendation ng ating Department of National Defense, National Security Council, ng mga senador at ng ibang sektor pa kay Pangulong Marcos na ipatigil na sa lalong madaling panahon ang POGO na nagsimula noong Duterte administration. Maliban pa, ngayon naglalabasan na kahit nagdi-deny ang mga DDS na wala daw kinalaman ang mga Duterte at nakarang gobyerno dyan sa operasyon na yan. Ngayon lumalabas na yung mga picture at na sila'y magkakakilala. Maging si Alice Goo, naging malapit pala rin kay dating Pangulong Duterte. Kung bakit, kung hanggang saan ang pagkakaibigan, hindi natin alam. At on record naman, sinabi sa mga interview at maging sa Senado na siya ay natulungan ng nakaraang gobyerno kaya siya nanalo noong 2022 local election. O di ba? So paano ngayon yun? Ha? Kahit paanong, kahit papagtakpan, lumalabas ang katotohanan. Pinipilit nilang iduktong na ang Marcos administration daw may kilalaman dito. Hindi po. Dahil nag-umpisa yan noong Duterte administration, nama na lang ng kasalukuyang gobyerno. Ilang taon na nandito ang POGO. 2 taon pa lang pagdating ng Duterte si Pangulong Marcos. So anong kinalaman niya? Hindi naman kasi ganong kadaling ipatigil sa lalong madaling panahon kasi sinasalang-alang po yung mga Pilipinong nagtatrabaho dyan. Kasi tinataya atang 20,000 na Pilipino nagtatrabaho dyan. So, yung kanilang kinabukasan at ang kailang pamilya, yun ang isinasalang-alang. Kaya hindi ganong kadaling ipatigil. Pero lumalakas na ang grupo na nagsasabing ipatigil ito dahil delikado. Baka hindi na nga po legal na negosyo ito. Baka sila'y nananakop na, nang aagaw na, baka napasok na ang ating bansa nitong grupong ito na baka membro na ng People's Liberation Army. Hindi sila estudyante, hindi sila pogo, hindi sila negosyante. Baka espiya na. Yan po ang delikado. Kaya kayo, tayong lahat, mga Pilipino na nagmamalasakit sa ating bansa, tulungan natin ang ating Pangulo, tulungan natin ang ating mga otoridad, matigil ang lahat ng illegal na activities at ginagawa ng mga fake Pilipino, fake Chinese Pilipino dito sa ating bansa. Kung ano man ang kanilang pakay dito at ano man ang kanilang ginagawa, kung illegal, dapat managot sila, makulong, saka i-deport. At tulungan natin, tulungan nyo mga sibilyan ng ating gobyerno. Kayo ang makapagbibigay ng mga tamang impormasyon ano at nasaan sila. Ano ang kailang ginagawa. Halimbawa, kapitbahay nyo o kabarangay nyo o kapitkwarto nyo nakatira sa mga kondo rito at kung saan saan lugar. Nakakaduda-duda ang kailang ginagawa. You know, yan na kasi ang ating problema ngayon eh. Wala na tayong problema sa mga ibang grupong kalaban ng Estado. Ang problema lang ng ating pamalan ngayon ay ito nga ang China. At ang masakit niya, may mga Pilipinong pro-China. May mga Pilipinong kumakampi sa China. Yun ho ang isang hong problema pa rin na may mag-traitor o taksin ang dating. Pero kakaunti yan. Marami pa rin Pilipino nagmamahal, nagmamalasakit sa gobyerno at sa ating Pangulong.